sakit sa taong tatayo ng pilit. Walang liliban kung may paraan, ipasilax mo yan. Walang atrasan, walang sukuahan. Sige lang, bangon lang, kaya mo yan. Sakit ay maibsan, sa pasilax, tuloy ang laban. Paracetamol plus ibuprofen is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat pagising may bagong simula. Sa bawat problema ay may ginhawa. Sa bawat paghihirap na iyong tinatahak, alam mong bukas kapalit na halaga. Sa Curamed, may malasakit sa iyong bawat laban. Sa Curamed, makakasama mo kahit saan man. Sa Curamed, kagapay sa magandang kinabukasan. Sa Curamed, may malasakit sa iyong bawat laban. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang umaga, Sok Sergeant. Magsasama-sama na naman tayo para sa isa na namang programang Tiyak na Gigising sa inyong mga umaga. Ito ang programang maagang mangangalampag sa inyo at sa mga ahensya ng gobyerno, kahit pa sa mga pribadong individual na di inaaksyonan ang mga problemang makakaapekto sa pangkalahatang aspeto ng komunidad. Kaya doon po sa mga reklamong kinakalawang na sa tagal ng panahong hindi inaaksyonan, abay, di pwede yan! Brigada Belinda, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Merry Christmas. Hindi nagkasama, no? Yes. Oh, 12 days before Christmas na lang. Yeah, ang saya-saya mga kabrigada. Eh, alam mo ba, Kabrigada Belinda, ano bang unang issue natin ngayong umaga? Yes, sa Kabrigadang June, mga kabrigada, 12 days na lang before Christmas at Pasko na. Sa mga ganitong okasyon, di mawawala ang mga paputok gaya ng mga nakaugalian na kasi tayo mga Pinoy, hindi ba? Correct. Tradisyon. Taon-taon na lang inilulungsad ang offline iwas paputok. Ngunit di pa rin maiwasan ang mga may napuputukan. Kung bakit? Heto, panoorin natin ang report. Di pwede yan. Isa sa nakikitang problema ng mga otoridad kung bakit mayroon pa rin nabibiktima ng paputok bawat taon. Ang kababayaan ng mga magulang mismo o nakakatanda na gumamit ng mga paputok. Mayroon pa ngang nasa impluensya ng alak. Kung kaya't di malayong susunod rin ang mga kabataan. Di rin daw namumulat ang karamihan sa kabila ng mga panawagan sa pag-iwas ng mga ipinagbabawal na paputok. Tulad na lamang ng mga pikulo, goodbye Philippines, plapla, bakos ni Judas at marami pang iba. Iwasan natin gumamit ng mga illegal na paputok, no, gaya ng mga lumagpas sa 0.02 grams yung powder content at yung mga firecrackers and pyrotechnics na made in other country, no, bawal na bawal yun. So tingnan natin yung mga label ng ating mga ginagamit para naman sa ganun ay magiging magiging safe yung ating pagdiriwang ng Christmas at saka New Year. Kahapon, inilunsad ng Department of Health ang Uklan Iwas Paputok campaign sa probinsya ng South Cotabato, lungsod ng Coronadal. Sa temang Uplan Iwas Paputok Fireworks Display ang patok. Hinihikayat na marami na huwag magpaputok ng mga firecrackers dahil ito rin na may ipinagbabawal. Last year, we recorded 932 firecracker-related injuries nationwide from December 21 to 2015 until January 5, 2016. Main goal natin is to reduce injury and even prevent death. Yan ang gusto natin makita kasi nakita natin through the years, naman napakaraming injuries at minsan namamatay pa, especially mga stray bullet.
So gusto nating ibaba yun dahil these are preventable. Hindi naman yun, hindi naman disgrasya yan eh. I don't believe it's disgrasya. Huwag mong gawin. Hindi mo makukuha yung injury, di ba? Sa Coronadal City naman, magbibigay umano ng libreng fireworks bawat barangay na nasasakupan ng lungsod upang hindi na bumili at magpaputok ng mga delikadong firecrackers. Bahagi ito ng ipinapatupad na Peace and Order program ng Coronadal. Kami nga mga retailers, mawala jud mi nga mga retailers, no? Kasi ang ano is kami manabi ang number one gin nga front line in terms of fireworks and retail. Kay ang manufacturer usually ba exist pa na sila kung may mga fireworks display, pero pag once nga retailers na, kaya usually pag fireworks display dito na ma-direct na sa mga company, wala na sa amon nga mga retailer. So possibly is maklose kami, hindi na kami i-allow nga mag fireworks. We have to do some alternative trying times to erase old habits. Kung hindi tayo magawa, more than that, we just say, bawal ang fireworks, wala yan, papasok yan dito, lalabas yan dito. Kailangan may gagawin tayo sobrang dyan. Kung yun po ang gagawin natin, then ma-erase yung paputok sa bahay-bahay. Nagpaalala naman ang DOH kapag nagtamo ng sugat dulot ng mga paputok. O kaya'y malapnos ang balat at nalason sanhi ng paputok. Hugasan agad ang sugat at dalhin sa pinakamalapit na ospital para maiwasang matetano. Unang-una, clean it with the flowing water. Dapat flowing. Clean it very carefully until the last dirt. And then, kung wala pa kayong access sa hospital at saka health center, pwede hong lagyan ng mga antiseptics, betadine, mga things like that, and then close it. Pero kailangan, dalhin mo rin yung sarili mo sa hospital para mabigyan ka ng antibiotics or further clean it. Kailangan clean it with sabon. Katuwang ng DOH sa programa ang iba pang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Bureau of Fire Protection, PNP, DepEd at iba pa. Target ngayon ng DOH Region 12 na magkamit ng zero casualty dulot ng paputok ngayong taon. Di pwede yan! Si ano ba yun? Si Mayor Peter Miguel ng Coronadal? Yes! Ba't naka-jersey lang? Yeah, parang... Ano ba naman ito, Mayor? Official launching ng campaign ng gobyerno, naka-jersey ka lang. Hindi ka man lang sana nag-jacket. Ano yes. Ang mga mayor yun? Nakakagulat. Kaya hindi po siniseryoso ng publiko ang magayong kampanya ng gobyerno. Because it would seem na, you know, sa launching pa lang, kita mo, naka-jersey ka. Mm-hmm. Seryosong usapin ang pinag-uusapan kampanya against ito mga illegal firecrackers and fireworks na ito. Mm-hmm. Kung naka-jersey ka lang, Mayor? Mayor naman, mag-ayos ka naman kung merong event na ganun. Kasi yung mga guests niya, meron pang lay. Ay, nako. Ano ba, Mayor? Ay, nako. Mayor Peter Miguel, again, meron naman tayong dress code na tinatawag, yes, siguro. Uh-oh. Siguro matagal ka rin naman sa tungkulin. Sana man lang kahit man lang nagbarong ka, kahit naka-short ka, kahit pa pala hindi makita. Hindi makita sa taas. Nakakili-kili mo, lumalabas. Ina-interview ka ng media. Tapos, yun na, lahat ng kasama mo dun, ASIC at USIC ng DOH, mataga Bureau of Fire Protection, di man lang nairespeto yung mga kasama sa burokrasya. Ay, gobyerno. Nasa linya na po ng telepono si Fire Senior Inspector Geranel Taporco, ang Fire Marshal po ng lungsod ng General Santos. Pag-usapan ngayon natin kung ano ang paghahanda ngayon ng Bureau of Fire Protection. Dahil maliban po sa mga firecracker-related mga injuries, malimit din po yung pinagbumulan po yan ng sunog. Sir Taporco, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig. Opo, si Jun Mendoza po ito kasama si Ma'am Belinda Canlas. Live po kayo ngayon sa Di Pwede Yan ng Brigada News TV. Senior Inspector Taporco, sir. Opo, Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Opo, siguro pinakaunang katanungan siguro, sir. Of course, sa panahon ng talagang holiday season na, ano bang alert level ang usually pinapatupad ng BFP at kung ilang manpower ba ang kailangan ng BFP kapag kailangan bantayan na ang yung kasagsagan talaga ng celebration ng Christmas? Naka heightened alert kami niyan. Hindi pwedeng mag-leave. Yung mga previously approved leave ay nire-recall namin yon. Mm-hmm. And on standby kami. Pero yung tao nasa kalye kami. Opo. Kung saan man yung mga display ng firecrackers natin, nandiyan kami. Hmm.
Sa record po ng BFP Jensen this past year, gaano po kataas ang bilang ng mga sunog na ang pinagmulan po ay mga firecracker at mga fireworks na yan, pyrotechnic materials? So far dito sa Jensen naman, wala naman tayong naitalang ganong record ano, tulad ng mga malaking aksidente na nangyari sa ibang cities. Saan, kasi meron kasi talagang parawaan ng mga pabutok. Dito naman sa atin, hindi na nasundan nung nakaraan ng mga nagbebenta ng pabutok na may aksidente. Kaya naman mas mapanat tayo dito at walang ganong aksidente ang pangyayari sa atin. Opo. Before po ang question ni Ma'am Belinda, meron po ba tayong naka-schedule na parang inspection doon sa mga stall o mga tindahan na nagtitinda nito mga pyrotechnic materials? Opo. Pag nandun na yung install kasi isa ngayon, wala pa. But then, kumuha na sila ng mga permit sa amin. Opo. And bago namin binigyan ng permit, yung tao ay na-require namin na dalawa sa mga magbabantay sa stall ay mag-undergo ng training sa amin, ng seminar. Ano po. And isa din sa mga conditions niyan na yung kanyang certificate ay maging valid. Ay meron continuing compliance yan. Titignan namin yung kanilang compliance sa nire-require namin sa kanila. Sir, good morning po. Si Belinda po ito. Merry Christmas. Yeah, Merry Christmas din po. Ang tanong ko po, sir, yung mga bahay-bahay po na nagpapaputok during December 24th and December 31st, yun po sila, I will presume na bumibili sila sa mga paputok doon sa mga stalls, no? Wala naman silang orientation, di ba, kung paano gagawin yung pagpaputok na yan, kundi ang kanila lang is yung instinct nila at saka yung nakasanayan nila. Tama po ba? Yeah, totoo yan. Ano? Kaya naman, patuloy kami sa aming kampanya na imbis po ang bilhin, trotot na lang. And sila man ay bumibili ng ganyan, kaya naman na may panukala yata ang ating pamahalaan na ipagbawal na sa susunod na taon yung firecrackers. Okay, sir, since nabanggit mo na yan, yan talaga ang gusto kong pindutin sa question ko. Kasi ganito po, ako po, na-tackle na po namin sa isang programa dito sa Brigada News TV, yung pagbabawal sa kanila kasi po mamamatay ang industriya at maraming mawawalan ng trabaho. So since binanggit mo na po, sir, ito lang po, sa aking paningin po ay dapat siguro hindi iwas paputok, kundi ingat paputok. Katulad ng sinasabi ng mga manufacturers, no? Kasi po sa mga bahay-bahay, katulad yung nakatira sa subdivision, every year po, for the past 20 years na nakatira ako doon, hindi naman talaga mapipigilan yung magpapaputok. Kultura kasi nga, kultura nga. At kung sa study naman, makikita na mula pa noong 15th, 16th century na nandun na yan, nung panahon pa ng mga Kastila. So ibig sabihin po na kahit pa anong sabi nating iwas, magpapaputok sila unless there's a law. Pero hindi po ba pwedeng ang gagawin natin is ingat paputok para instead na sila ay, alam mo naman ang Pinoy na mentality, kung sasabihin mong iwas or bawal, gagawin nila. So hindi kaya pwedeng ang ating orientation ay mag-ingat na lang po sila? Yeah, totoo yan. Yung ano dyan sa kampanya na yan, andyan pa rin yan. But then, ito lang po ang masasabi ko. Wala nang ako po ay mabigyan ng pagkakataon ng magservisyo rito. Yan po ang person. Ano, they like the response to mangyayaring sunog because of their negligence. Po, sila pa yung mananagot. Pag nakuha namin yung pangalan nila at naimbestigan namin na sila yung responsible, ano, talagang kakasuhan namin sila kasi that's out of their negligence, ano po. Kaya naman that is still considered an actionable wrong. Yes, yes. Kaya naman meron tayong pwedeng file na kaso sa kanila, civil man or criminal. Gusto ko yung point mo, Ma'am Belinda, Sir Tapulco, sir, na you know, kung pag-uusapan ng scare campaign, sa lahat po ng administrasyon, simula ng DOH na yan, pag scare campaign ang pinag-uusapan ng ganito mga panahon, talagang puspusan ang scare campaign. Tulad po nakita natin sa TV ngayon, yung mga tarpaulin na kita yung gory na masyado ang graphic na, lumalabas na yung buto, dahil naputulan ng kamay. Pero hindi naman talaga natatakot ang mga Pilipino. Pag scare campaign lang pinag-usapan, hanggat hindi
natitikman yung hapdi at sakit ng maputulan ng kamay, eh, hindi talaga titino ang yung mga mahilig sa paputok na yan. Mm-hmm. Pero of course, tama din siguro, baka yung direction ng campaign ng gobyerno ba, no? Instead of yung iwas paputok, dahil hindi naman talaga iwas paputok, parang, you know, instead na drink responsibly, drink moderately na lang. Kasi hindi naman never man naging responsable yung pag-iinom eh. Yes. Kaya drink moderate na lang. O, parang ganun. Maaaring ganun din, ano. Pero kahit papano din naman, bumababa naman talaga yung bilang ng mga talagang fatal na mga injuries ng paputok. Gawa ng education. Na-educate natin yung mga tao. Kaya malaking bagay yung ma-educate natin yung ating mga kababayan. Sa pamamagitan po ninyo, ay natutulungan niyo po yung aming ahensya para po maiparating sa kanila yung talagang iwasan at talagang pag-iingat. Tama yung sinabi niyo po, ma'am. Na talagang mag-iingat na lang po. Gawa ng andyan na po sa ating pagiging Pilipino, likat na masiyain sa tuwing sasapit yung Pasko at Bagong Taon. Ay talagang nandiyan, may nakalaan na pondo para sa mga firecrackers na yan. Naalala ko tuloy yung last year ata, ang DOH, Ma'am Belinda, namimigay sila ng CD sa mga radio station. Mm-hmm. Yung CD na yun, may recorded ng lahat ng mga kasi ng paputok para yun na lang doon ipaparinig sa public. Mm-hmm. At pwede rin i-record yun para doon sa mga nagpa-party na 5, 4, 3, 2, 1, yun ang ipi-play mo. Ah, parang, okay. Parang, ano, para hindi lang gumamit talaga ng aktual na mga paputok. Mm-hmm. Pero just the same, kaganoon yung mga kampanya o anumang maisip na solusyon ng ating gobyerno, eh kung wala din naman kooperasyon ng taong bayan eh. Ganun to naman, kahit na araw-araw si Senior Inspector Tapurco eh manawagan sa publiko na huwag kayo magpaputok, maging responsable, eh kung talaga kung may dungol ba na tao, eh talagang dungol talaga. Kasi po, Senior Inspector, ganito po, yung kasing sa pag-study ko po, sa pag-research ko, nakita ko po na hindi talaga pwedeng tanggalin sa Pinoy culture kasi nga, nang nabasa ko nga, ang mga Spaniards po ang nagdala ng firecracker sa ating lipunan kasi ang kanilang Misa de Gallo noon, ang story says na ang pampagising ng mga tao, nagpapaputok ang isang pare para po gumising yung mga tao para po sa Misa de Gallo. So from there po, may isa siyang katiwala na natutunan yung trade at from him, nagsimula yung mga Pinoy na from that Spanish priest. So if you believe in that, in the tradition of the culture of the Pinoy, eh parang hindi mawawala yon. So ayun nga sinasabi mo, oh ngayon, for example, before December 25 sa 24 or before January 1, December 31, iikot kayo nang iikot, hindi po ba, para makita nyo na talagang safe ang mga tao. So ganun ang gagawin ng ating mga authorities every time. Yes, ma'am. Napaganda no ng inyo pong pagsasaliksik, ano po. I commend you for that. And kanya na naiintindihan din ng ating pamahalaan yung talagang tradisyon nating mga Pilipino. Kaya naman, hindi naman lahat ng klaseng paputok ay pinagbabawal. Yes. Meron lang po tayong listahan ng kung ano po ang pwedeng ibenta at pwede po talagang gamitin ng ating mga mamamayan. Ngayon po, meron po talaga mga hard-headed ng mga traders natin na kung saan nagpupuslit pa rin ng mga bawal na paputok kasi meron talagang tinatawag tayo dyan ng mga calibrated na mga calibrated. Dami ng pulbura na maputukan ka man, masabugan ka man sa kamay mo ay hindi ganun ka-fatal, hindi ganun kadelikado sa atin. Kaya lang, talagang may mga naghahanap din talaga, may mga parokyano talaga ang nagpapatronize pa rin. Yung mga napakalalakas, sobrang lakas ng mga paputok na nakamamatay na at pinagbabawal yon talaga ng ating batas. Kaya naman, mahigpit din ang PNP at ang BFP sa pagbabantay sa mga yung nasa listahan na mga bawal na paputok. And meron kaukulang liability yan ano, sa mga nagbebenta ng mga pinagbabawal. Alam naman nilang bawal yung pinagbebenta pa rin. Siyempre yung mga tao, yung pa rin ang bibilihin kesa doon sa mga mahihinang klaseng paputok. Naalala ko rin pala, Sir Tapurco, Ma'am Belinda, sa Makati noon, meron talagang grupo ng mga, yung malakas na paputok, nilagay doon, siniksik doon sa ATM, terminal ng ATM, hoping na pag sumabog, mababaklas yung terminal ng ATM sa bangko. Pero sa ating mga kabrigada, again, ang panawagan dito, pag pinag-usapan po ang kaligtasan ng individual sa atin, ang kampanya ng gobyerno at ang kooperasyon ng taong bayan para maging epektibo. Pero siguro, Sir Tapurco, mahalaga din siguro ang yun, masigasig din na kampanya ng gobyerno, no? Yung pag
tupad ng inyong tungkulin. Like, halimbawa, mahigpit na pagtutok dun sa mga requirements, safety requirements ng mga nagtitinda ng mga pyrotechnic materials na yan. Ganun din ang siguro yung hindi lang lingas kugo na inspection. Kundi talagang maya't maya ay magkakaroon ng inspection. Nang sa gayon, eh, kung mayroong trader na magbabalak pa rin magpuslit ng mga illegal, eh, may, yun, magdadalawang isip, Sir Taporco, sir. Tama po yun, ano, kasi gusto talaga nating masampahan ang kaso sa mga ganito. Kaya hindi kami maniligas kugon and tututukan talaga namin yan para din talaga sa ating mga mamamayan. Sir, dagdag ko lang since na-mention mo yung kaso. So kung may ganong mga kaso, kayo po yung kuhan, kayo po yung proponent ng case against the violator, ang office niyo po? No, hindi pa kapag depende po no, kung when it comes to trading ano, andyan po yung ating DTI. Ah, okay. When it comes to yung mga pagpupuslit, pag nanakaw na, kung smuggling ano, andyan dyan po yung ating PNP or the DOTC. At pagka karoon naman po talaga ng sunog, whether it is intentional or out of one's negligence, we are the proper party to file the case. Ah, so ganun the Bureau pa rin. Of Protection. Ganun pa rin. So ibig sabihin kung ano yung appropriate agency of government, sila yung magpa-file ng case. Yes, ma'am, but then based doon sa task force namin, talagang we, kung kami po ang makakapag-apprehend, kami po ang makakakuha ng ebidensya, ay binibigay po na, bina-forward po namin yung case doon sa proper agency. Oo. Because sila po ang may jurisdiction doon. Oh. Hindi po tatanggapin ng fiscal pagka hindi proper party yung nag-file ng case. Okay. Sir, ito, this is thinking out of the box, ha? Tanong ko lang sa'yo. O kung maiipit ka, huwag ka nalang sumagot. Ngayon kasi, sir, ang tingin ko kasi, kung talagang ipagbabawal yung industry, yung the whole product no of the industry, yung product line ng industry ang ipagbawal natin, talagang mamamatay yung industriya ng pyrotechnics, no? So ikaw as a police or as a fire authority on the matter, would you support na talagang mawala yung kanilang produkto or yung mga pinagbabawal lang, kasi po mawawala yung industriya? Opo, mawawala yung industriya, but then kami naman ano, pagka yan ay naging batas na, it's beyond my ano, kahit paano pang sabihin kadandan ng opinion ko, pagka yan ay inaksyon na ng presidente at ng ating kongreso, ay talagang susuportahan na natin yun pagka lumabas niya yung batas. Saka ito pala, ha, sa ating mga otoridad, ha, yung tawag nilang recycled. Nang re-raid kayo ng mga nagtitinda ng mga pyrotechnics na yan, tapos ang si Mamang Pulis, may tindahan din siya, doon ibebenta. O kaya sa mga sa bangketa ibebenta. Eh, matagal nang naging kalakaran din yan ng ilan sa ating mga kabrigadang nasa law enforcement. Di ba po ba, Sir Taporco, sir? Maaring may ganun, ano? But then because sa dami ng agency na involved dito sa task force, Epo. Hindi na siguro pwede yun gawa na nga pagka may isang law enforcer at nang huli, binenta niya naman at pag natumbok naman ng ibang agency na naman, nahuli na naman at napangalanan siya, ay talaga mananagot siya administratively. Lagot siguro siya. Hindi po pwede yun at that's inappropriate. At hindi katanggap-tanggap ang law enforcers lang gagawa ng gano'n. Kahit nga mga miyembro ng media, gano'n din, sasama-sama sa raid. Pagkatapos, magpupuslit din. Eh di ba naging balita din sa national yan nung sinunog sa krami yung mga na-recover na mga pyrotechnic materials. Tapos yung mga miyembro ng krami press corps, kanya-kanya yung bit-bit ng kung ano maisalba nila dun sa drum. Eh nakakalungkot pag gano'n ang sana. Again, kung pag pinag-usapan natin yung seriousness ng ganitong kampanya, dapat seryosuhin talaga dahil hindi lang po ari-arian ang nakasalalay dito, buhay po ang nakasalalay. Sabi nga ni Inspector Taporco, minsan talaga may mamamatay kung mapuruhan ka nitong mga pyrotechnics ito. Okay lang kung sarili mo lang ang kung mayroon kang death wish sa sarili mo. Eh kung halimbawa yung mga innocenting innocenting mga bystanders lang diyan, maputukan sa mata, matasikan sa mata, yes. Di ba? Galing ng simbang gabi, pauwi na ng bahay. Yeah. Di ba? Sir Taporco, sir.
ganito kasi yan, ano, maliliit na bagay lang naman yan, magkakano na yan, i-recycle mo. Ano. Nakakalungkot nga eh. Opo. Nakakalungkot yung ganyan, gawa ng maliliit na bagay lang, hindi pa tayo mapagkakatiwalaan. Yan, tama. At ang sinasabi pa naman ng Panginoon, ano, pagka ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, tama. Ay paano tayo pagkakatiwalaan sa malalaking bagay? So bilang isang mamamayan, ano, gawin natin na mapagkatiwalaan tayo, lahat tayo, kung gagawin na sa maliliit na bagay, ay siyempre uunlad yung ating bansa pagka ganun ang lagi nating ugali. And in connection with that, I think yan din ang isa sa mga kampanya ngayon ng Philippine National Police, kaya hindi kilan sila yung nationwide muzzle taping ng mga baril. Mm-hmm. Dahil of course, ang pinopromote nito ng PNP chief ngayon, eh, may merong pagtitiwala sa mga police na responsable sila. Yes. So dapat, pag ganung may tiwala ang binibigay sa mga law enforcement agency o kahit sino man ang kinaukulan, ang responsibilidad at ang trust ng taong bayan, eh dapat panindigan nila yon, di ba? Kung halimbawa nagkaroon ng raid, eh kung talagang magkaroon ng destruction of evidence, eh, sunugin na lang lahat yan, huwag nang ipuslit pa, huwag nang i-recycle at dalhin doon sa tindahan mo at ibenta mo rin. Mm-hmm. Sir, opo. May tanong pa ako ha. Sir, ito, last na lang talaga, pero balik pa rin ako doon. Ang sinasabi mo po, you will comply with any law that this administration will pass, no? Sabi mo po. Pero ito lang po, kasi ako po, I don't want the industry to die. Kasi napakarami pong natutulungan sa industriyang yan, sa aking pananaliksik, to borrow your word. Mm. So ngayon sir, ang tanong ko, hindi ba dapat na sa ating panukala or sa ating future law, yun lang pong pinagbabawal na nakakapahamak at nakakamatay, ang dapat nandoon, hindi pa rin mamamatay yung industriya? Tama po, actually existing na yan eh. Talagang hindi naman dapat walain talaga yung industry na yan. Kasi andyan pa rin naman, kahit sa Davao City, andyan pa rin naman yung mga fireworks. Yes. Correct, correct, correct. Yung mga firecrackers lang naman ang wala. Mm-hmm. Maaaring ganun din, ano, nationwide na banning siguro ng mga malalakas na ano, patutok-patutok. Mm-hmm. Titingin ko rito, hindi naman kailangan talagang maghigpit ng, you know, gamitin ng gobyerno ng estado ang kamay na bakal kung talagang sumusunod lang tayo sa batas na ito yung tinatakda ng batas, hanggang 4 na gramo lang pwedeng laman ng yes. triangulo na yan, eh hanggang dyan lang tayo para hindi na umabot na, you know, ang estado, mapipilitan siyang gamitin ang kamay na bakal at talagang, oh sige, ayaw makinig, ayaw yung tigas ng ulo nyo, di lahat na lang kayo dyan, pantay-pantay, walang negosyo. Yes. Like, and, you know, sa mga local government officials, it's a matter of yung magandang pagpapatupad din ng batas. Like kanina sa VTR natin, there was a proposal, I think, na yung local government unit ang bibili ng mga pyrotechnic materials at ibibigay sa mga residente niya, which is, I think, mali. Mm-hmm. Bakit kailangan mo pang ibigay doon kung talagang ipopromote mo? LGU na lang mismo ang magtatakda ng mga designated areas na talagang sponsor nila yung mga pyrotechnic display na yan. Display. At lang right. ang... You know, at ang taong bayan, manunood na lang instead of bibigyan mo siya ng isa-isang paputok, eh, hindi ko maintindihan kung anong saan galing yung ganung plano na yon. So, what do you think of that, Senior Inspector? Talagang on the hot seat, Senior Inspector. Sa tingin ko naman, ano, yung ATMA legitimate ng mga manufacturers dito sa Pilipinas, ha? Mm-hmm. Sila ay compliant naman talaga sa batas. Mm-hmm. Ang problema lang naman, meron din talagang mga manufacturers na hindi naman legitimate. Ibig sabihin, walang business permit. Sila nakakabili ng mga materyales ng mga firecrackers na yan at ginagawa lang sa bahay kung saan lang bilang pwedeng gawin. Yun, doon po merong mga talagang mga hindi na sanction, kumbaga bawal na ng mga paputok. And maliban dyan, meron din mga imported ano na smuggle. Bureau of Customs, so, in fairness dun sa ating ano, Pilipino talaga na mga manufacturer, sila naman po ay toe the line, ano. Bias naman po yung kanilang pagtupad sa batas natin. Pag pinag-usapan pa lang kampanya ito, Sir Tapor, kung talagang dapat ano, no, lahat no, from national level to the LGU, kasi kaya pinag-usapan ng smuggling, eh, hindi naman masaklaw ng Bureau of Protection yan. Ibang ahensya naman ang nakaatas dyan na talagang bantayan yung mga entry at exit ports natin against yung smuggling na yan ng mga illegal pyrotechnic materials. Apo. Last na lang meron po. Naman, ano, yung smuggled na mga materials na yan, ano, hindi naman malalakas. Subalit, hindi naman safe din talaga.
Maraming ganyan. Akalain mong okay lang kasi maliliit lang naman ng mga firecrackers. Yung pala, nasa listahan din yun na talagang dangerous siya. Diba, yung mga piccolo na yan, maliliit lang naman yan, pero... Piccolo, yes. Number one yung piccolo. Watusi, maliliit lang naman yan. Pero pag na-inhale at na-ano mo yan, nalunok mo, parang ang pato nun. Bigla ka lang antukin. Opo. Oh, ito, last na lang po. Talagang hindi ko bibitawan si Senior Inspector. Last na lang po, Senior Inspector. Ganito, parang resource person na kita eh. Ang tanong ko po, ganito. Ang sinasabi po ng fear po, ng sinasabi mong nagto-toe the line ng mga manufacturers, kung ipagbawal po or talagang higpitan na mawawala sila sa industriya or mawala ang industriya itself, ay lalagana po ang mga smuggled na pyrotechnics, firecrackers and all. So, parang papatayin mo ang industriya sa Pinas, pero magbubuhay ka naman ng smuggled na mga items na yan. So, meron pa rin gagamitin yung mga Pinoy panahon ng Kapaskuhan, hindi po ba? Yeah, tama po yan. Ano? Hindi ko rin po talaga nakikita pa kung anong magiging mechanics niyang ano. Anong magiging IRR niyang pagbabawal. But then, it's upon the wisdom of the Congress. Alam naman nila kung paano ang gawin dyan. And I don't believe naman na talagang totally banned yan. Yes. Magkakaroon lang siguro ng mahigpit na mga pagbabago siguro sa compliance nila. Kasi napakalaking industriya niyan, ano po. And mula pa noon nga, sinabi mo na nga ano, sa iyong study, mula pa sa Espanya, ipinasa na sa atin hanggang yung industriya natin ay andyan na, lumago tayo at na-improve natin. Sa totoo lang, ako totohanan yan, ay lumalahok na tayo sa international and Europe na mga competition on fireworks. Kaya naman talaga may skills na, no? May skills na yung ating mga kababayan na mga legitimate. Kaya sa tingin ko naman, hindi naman totally may pagbabawal yan. Okay. Sabi ng mga kabrigada at yung mga ano ba, yung mga sinikal ba, okay na may problema ang ganyang problema para may trabaho ang gobyerno? Para may trabaho? Para, di ba? Ay, nako. Fire Senior Inspector General Taporco, sir, again, kung meron tayong apila sa ating mga kabrigada na nanonood ngayon sa ating programa, this is the time din, sir, siguro para muli, again, panawagan at apila natin sa ating mga kabrigada na tangkilikin natin yung maging, tiyakin natin na maging mapayapa at ligtas ang ating pagdiriwang ng holiday season, sir. Yes, sa ating mga dagapakinig, pagka kayo po ay namibili ng paputok, doon lang po kayo bumili sa May Oval Plaza kasi yun lang yung pinayagan nating designated ng mga outlet ng ating mga firecrackers. And dun po sa kanilang stall ay may ipapaskill kami. Opo. Na kung ano yung mga bawal na mga paputok. Okay. Good, and then pagka sila ay nahulihan, yung bumibili ay nahulihan, syempre i-confiscate natin, masasayo yung pera nila. And yung pagka naman nahulihan yung nagbebenta ay malaking multa and closure forfeiture ng kanyang certificate. Pagka kayo ay napatpat din naman sa public market, ano po, o hindi naman designated yun na ating outlet, ano, bentahan, and magka may kayo, meron kayo nakitang mga nagbebenta ron, i-report niyo po sa kinaukulan at actionan po namin yon. Uhulihin po namin sila. And sa atin po mga nasa bahay lang, ano, pagka kayo ay nagpaputok, syempre, I presume na ang bibilihin ninyo, yun lang po mga safe na mga paputok, yung pang-alawa po lang. At pagka yun ay ginamit ninyo, of course, you supervise your children. Yes. Correct, correct. And simple lang naman, no? Maghanda lang ng isang balding timba. In case lang naman talaga pag nagkaroon ng sunog, ay ma-actionan nyo po agad. Kaya po, mag-enjoy ho tayo. Sana po lahat tayo ay malagpasan ang maligayang Pasko at ang manigong bagong taon at makarating sa Valentine's lahat. Nice one! Sir, again, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa Di Pwede Yan. Maraming salamat din Thank po. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas din po. Opo, Merry Christmas din po. Baka din nyo naabutin yung Valentine's Day. Ay, nako. Tama din yan, ano? Pero again, alam mo talagang yung minsan pag pinag-usapan natin yung ganyang mga kampanya, yung slogan dati ni former President Ferdinand Marcos, yung disiplina ang kailangan para sa ikauunlad ng bayan.
Ay, kung nasa bahay ninyo, nagiinuman pa kayo, nagpapasikatan kayo, di ba? Kain ka ng lechon, hawak ka ng triangle, pabuto ka, dikit sa imong kamot. Ay, di ba? Asan pa disiplina, ana? Yes. Di ba? And of course, pag makita sa mga bata, si uncle gani, gihimo po ni uncle. Si, tatay, gihimo po ni tatay. Kaya po na ako ni. Yes. Ano talaga yun? So, parang ano lang, parang vicious cycle lang din. Yung ginagawa ng mga tatanda, gagayahin ng bata. Yung mga bata, pag tumanda na rin, gagayahin na rin ng mga bata nila. Eh, anong kinabukasan po ang pupuntahan ng Pilipinas? Kaya nga sinasabi, ingat paputo. Kaya agree ako, no? Approve ako doon sa mga manufacturers ng pyrotechnics, firecrackers, na sinasabi nilang, para hindi daw sila mawala ng kita, imbis na iwas paputok, ingat paputok. Or pwede rin sa mga legitimate na mga traders po ng mga pyrotechnic, eh siguro mahalaga din ang papel ninyo, no? Nasa kampanya ng gobyerno na pag, eh alam nyo naman kung sino ang nagbebenta din ng mga illegal na yan, eh. Alam nyo din naman kung siguro kung sinong nagsusuplay ng mga pulbura na yan, kung saan galing yan, di ba? Pwede makipagtulungan sa ating mga kinaukulan. Kasi of course, ang integridad at ang kinabukasan din ng negosyo ninyo ang maapektuhan. That's right. Pag nakikita po ng Estado na talagang walang you know, wala na talagang pag-asa na magkaroon ng pagbabago ito, na eventually yung pangarap natin na maging zero casualty ang tuwing araw ng Pasko at bagong taon, eh talaga mapipilitan talaga ang Estado na gumawa ng o hindi man Estado, yung publiko mismo baka may clamor na. Mahirap na yun. Mawala talaga yung industriya pag ganun. At dapat matakot na sila ngayon. Pero sa amin, hindi kami nagpapaputok. Hindi namin tradisyon ang paputok. Matulog kami ng maaga. Kami rin. Oh, ganun din, di ba? Nanonood lang kami. Tapos, bibili ka natin, I survived Christmas. Onwards to Valentine's Day. Onwards to Valentine's Day. Ayan. Eh, pero ito, pinag-uusapan din natin ang Kapaskuhan at ang holiday, yung New Year na yan. Alam mo ba, Ma'am Belle, na merong organizations na mga nag-aalaga ng mga pets, yung POS. Yes. May kampanya din sila against ganyan kasi nakakaano din pala yun sa mga hayop na yan. Yeah. Kawawa, misa may mga alaga kayong hayop pag may mga putukan, nagtatago sa ilalim ng... Yeah, totoo. Kawawa. Yes, that's true. Kaya pag-uusapan natin kasi sunod to. Segway to. Next topic, mga kabrigada, ha? Abangan sa aming pagbabalik! Di pwede yan! Ito doon sa mga may alagang aso, kumpirmadong tumataas ang kaso ng rabies, ha, dahil sa kabilangan ng pagkakaroon ng libreng bakunang ginagawa po ng ating city government. Abangan yan sa ating pagbabreak dito sa Di Pwede Yan! Di Pwede Yan! Kapin milyuna ang natabangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, Mindanao. Lig-on na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Magminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mapalig nationwide. Abrigada Product. Drive Max Health Info. Ano po bang may tutulong ng ginkgo biloba sa ating katawan? At mahalaga ba ito para sa ating pandinig? Ang ihis sa tenga or tinnitus ay napaka-depressing na symptoms. Isa sa maaaring dahilan nito ay ang kakulangan ng daloy ng dugo sa loob ng tenga. Ang ginkgo biloba ay napatunayan na nakakapag-ayos ng daloy ng dugo sa tenga at nakakapag-improve ng tinnitus. This friendly reminder is brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. One capsule, malakas, 24 oras. Tatagal ka ba? Sa DriveMax, tatagal ka. Luya! 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 Makatarong pa ba ka o trabaho, ana? Unsaon na lang ang atong pamilya. Ayaw pasagli nga ang lawas magluya. Power Cell Suya Coffee. Ang enerhiya nga anaas malunggay, imong makuha sa Power Cell Suya Coffee. Power Cell Suya Coffee. Ang kape nga makapahealthy. Power Cell Suya Coffee. Rich in protein, no harmful ingredients, and instant energy drink. Yay! Power Cell Suya Coffee. Masarap. Araw-arawin. Ang Power Cell Suya Coffee, available nationwide. Thank you.
pwede yan. Welcome back mga kabrigada. Ang pangalawa nating usapin ay tungkol po ito sa patuloy na tumataas na kaso o insidente ng rabies dito sa General Santos. Mm-hmm. Yung mga rabid dogs, mm-hmm, mga kabrigada. At ang isa sa mga pinupunto rito ay irresponsibleng mga pet owners. Mm-hmm. Panoorin natin ito. Di pwede yan. Tinaguri ang man's best friend ang mga aso, sapagkat makikita ang kanilang labis na katapatan sa kanilang mga amo. Kaya nararapat lang na pangalagaan ang mga ito ng mabuti at mailayo sa panganib. Pinabakunahan ni Florentino ang kanyang alagang asong si Sunshine sa City Veterinary Office. 3 buwan pa lang sa kanya ang alagang tuta. Mahilig daw siya sa mga aso. Kaya't nararapat lang daw na mapabakunahan niya ito kontra rabies upang masiguro ang kalusugan nito. Sa kwapo di papilab king sa mga irugod niya. Muna dapat alagaan po ng mga hayop. Si Mel naman, karga-karga ang alagang si Hyper. Nagtungo din ito sa naturang ahensya upang mapabakunahan ang kanyang alaga. Mabuti na daw ang makasiguro, kaya't pinabakunahan ng anti-rabies ang alagang aso. Batid nito ang sayang na ibibigay sa kanya ng alaga. Kaya't nararapat lang na mabigyan ng taos-pusong pangangalaga. Yun, iwas problema, iwas abala. Sakaling makaano siya na ibang tao, yun, para iwasan tayo. Isinusulong ng City Veterinary Office ang kampanyang Responsible Pet Ownership. Ngayong papalit-palit din ang lagay ng panahon. Nakakaapekto daw ito sa pangangatawan ng mga alagang hayop. The weather condition natin, yung effect doon sa mga animals natin, like for example, ito, mainit tapos biglang uulan. So, yung common na diseases naman na akin ng aso dyan is yung mga respiratory diseases. Ayon sa datos ng naturang opisina, may naitalang 22 kumpirmadong kaso ng rabies sa mga alagang aso. Kaya't nagpaalala ang naturang ahensya sa publiko na pabakunahan laban sa rabies ang mga alagang aso sa City Veterinary Office upang maiwasan ang naturang kaso. At iginiit na libre lang ang naturang pagpapabakuna. 100% maiwasan natin yung rabies pag pinabakunahan natin yung aso. Kasi rabies naman is 100% fatal siya or fatal, pero 100% vaccine preventable siya. Kasabay din ito ang kanilang house-to-house na libreng bakuna sa mga aso sa lahat ng mga barangay ng lungsod. At kung interesado daw sa naturang libreng pagpapabakuna, makipag-ugnayan lang sa mga opisyal ng barangay. Ginagawa natin dito sa opisina, yung mga dogs natin, kasi meron ba yung team na nagakandak ng rabies vaccination house to house doon sa mga barangays natin na schedule. At the same time, pwede nila dalhin yung aso nila dito sa opisina ng City Veterinary for a free rabies vaccination. Nagbigay din ng abiso ang naturang ahensya sa pangunahing lunas na maaaring gawin kapag nakagat ng alagang aso. Nararapat daw na hugasan ito sa rumaragasang tubig at sabunin. Matapos nito, agarang pumunta sa pinakamalapit na ospital o klinika at magpa-inject ng anti-rabies. At higit sa lahat, huwag tangklikin ang tinatawag na bandok. Paalala naman ang naturang opisina sa mga pet owner. Pet owner siguro, ito ang advice natin kasi mahirap, no, makontrol natin yung sinasabi na rabies as low at basta yung bakuna ay yung aso is hindi nababakunahan. So kailangan talaga pabakunahan natin yung aso, no, at least 3 months old then every year. So ang ating opisina bukas Lunes hanggang Biyernes para mabakuna ng aso. Man's best friend umano ang mga aso. Bilang isang kaibigan, hindi dapat sila pinapabayaan. Nararapat lang daw na mabigyan sila ng tamang pangangalaga. Di pwede yan. Yan, hayop. Then, naalala ko lang yung nabasa kong libro ni George Orwell. Ang title po is Animal Farm. Mm-hmm. Kwento yan ng mga hayop sa farm ni... Yung farmer is Mr. Jones. Nag-revolution sila. Mm-hmm. Kasi hindi maganda yung pamamalakad ni Mr. Jones sa kanyang farm. I can imagine. So, anong nangyari sa mga aso? Kinagat siya? Talagang pinatalsik siya. Ah, okay. Pero nung napatalsik na si Mr. Jones,
So, Farmer Jones pala, ang pumalit sa kanila, sa yung sa commune ng mga hayop, nangyari din ang pang-aabuso pa rin. Parang the old boss, same, the new boss, same with the old boss. Okay. Parang gobyerno lang din natin ba? Animal Farm by George Orwell. Ayan. Nasa linya natin ngayon ng telepono si Dr. Emil Gargaran, ang Division Chief po ng Animal Health and Disease Control, para ating malaman kung bakit nga ba patuloy pa rin tumatas ang kaso ng rabies kahit na itong pursigido at pagpupursiging kampanya ng ating gobyerno. Dr. Emil, good morning po sa inyo. Yes, sir. Good morning. Apo, si Jun Mendoza, sir. Kauban si Ma'am Belinda Canla sa live kakaroon sa Di Pwede Yan sa Brigada News TV, Doc. Yes. Oo. Doc, kaning datos ba nga 22 ang kaso sa rabies, no? Dini sa Jensen. Sa maning datos ka ni, sa assessment ba ninyo, alarming ba ni? Or ano no kung how do you define itong 22 cases na ito? Good morning. Yung 22 natin na cases and rabies and dog. Kasi sa positive cases, rabies and dog. Opo. Alarming po yan, Doc. Oo. Hello? Yeah. Yung question po namin, Doc, itong 22 cases na to, ano ba to? Alarming, nakakabahala ba ito? Masyado ba itong mataas ba to to raise a concern? O type of paano? Okay. Kaya yun po question po. Opo. I'm sorry kasi medyo ano yung audio kasi. Ah, sige po. Opo. Ganito po yun. Yung cases natin na every year, no, may mga cases tayo minsan na bumababa tayo ng 20, may cases tayo na umakit tayo ng 20. Mm-hmm. Yung mga kwan na yan, that is an average number of cases sa rabies positive natin dito in Jensen. Mm-hmm. So, with it comes to the ano siguro na yung sabi natin na alarming, so ito na natin consider that it's alarming cases na in Jensen, dapat mapababa natin yung mga cases na rabies. When in fact, nagabakuna tayo araw-araw dito sa opisina, at the same time, mayroon tayong tao na nagbabakuna po doon sa house-to-house natin doon sa mga barangay. Mm-hmm. So, ang problema kasi natin dyan, ang rabies natin yung dog, no, na nagpa-positive is usually talaga yung nagpa-positive dyan is yung mga unvaccinated, unvaccinated dogs. Like, so, ito yung mga unvaccinated natin na yung mga stray dogs at the same time yung mga dogs o puppies natin na less than 3 months. Kasi yung bakuna natin is dapat ibigay natin kay in 3 months old. Opo. Opo. Now, ito pong datos na ito, ano pong pinagbasihan ba nito pag mayroong nakagat na biktima ng nakagat ng aso, dadalhin sa hospital, nire-record ito ng hospital and nire-report sa inyo para lang sa gayon, eh meron kayong ganitong datos sa doc? Yung positive natin, sir, na 22, that is in dog, sir, hindi yung human cases. Ah, yeah, I understand. Tama. Oh, kasi yung pinag-usapan pa natin rabies is dun sa mga aso. It's a human cases. Tama. Nasa animal side po yan. Mm-hmm. Then, kinukuha natin yung datos na yan based doon sa pinapadala ng mga specimen doon sa animal, doon sa may satellite animal disease laboratory natin in Barangay Lagaw. Ayan. So doon tayo kumukuha ng datos po. Tama po. Ito, Doc, you did mention about yung house-to-house campaign ng inyong tanggapan, ng inyong mga tauhan. Ano po ba ang natatanggap niyong feedback from doon sa mga households, lalo doon sa mga tao ninyo? Usually, ito naman yung house-to-house natin. Kung titingnan natin, maganda sana yung feedback ng mga tao doon. Mm-hmm. Pero may mga cases kasi minsan na may mga pet owner na Opo. Hindi nila mahawakan yung mga aso nila. Natatakot. So, yung ating bakuna naman, marami tayong bakuna at the same time, araw-araw naman na malabas yung mga tao natin sa rabies vaccine. Mm-hmm. In fact nga, nasa barangay mabuhay ngayon yung schedule ng ating pagbabakuna. Mm-hmm. Doc, good morning po. Si Belinda to. Yes, Doc, number one, alam ko talaga, no, nakikita ako sa aming subdivision yung umiikot yung mga tao niyo para magbakuna nga. So happy ako doon. The services are really good because talagang you are very pursigido po doon sa work na yun. Doc, tanong ko lang. Oo, ma'am. Oo, salamat. Oo. Oo. Tanong ko lang, Doc, kung makagat ka ng aso na nabakunahan na, wala ka na bang danger ng rabies? Ito kasi nang nagbisit sa atin, no. So pa yung mga bakuna na aso natin is andyan, no. Then, itong ano na, pag nakinagat ka ng aso,
No, kasi yung mga tao minsan dito sa opisina namin nagtatanong. Mm-hmm. Yung sakit ako nila nabakunahan naman based our investigation. Yes. Pero pagdating kasi ila address namin na pumunta sila sa ating hospital, yung animal bite treatment center natin, pagdating mm-hmm. doon, no, sinasabi nila may sila ng certification kung ang dito veterinarian na yung aso nila is vaccinated. Pagdating mm-hmm. sa ating hospital, binibigyan pa rin sila yung post exposure na treatment. Ah. So, ang reason kasi dyan natin is yung at least 70-80% of total dog population natin dyan ang dapat mabakunahan yon. Pag na-reach natin yon, yung sa tao, hindi na natin babakunahan yung nakagat ng aso. Eh, sa atin lang kasi ngayon, na nangyari dito sa atin sa Gensan, yung kaya lang talaga namin bakunahan, ma'am, nasa 20% lang po tayo. Okay. Oo, kaya yung ginagawa, bakunahan pa rin yung tao. Bakit ganun? Follow up ko lang, Dok, bago si June. Ito, Dok, naintindihan ko yon. Pero I think that you are referring sa mga dogs na nasa lansangan or stray dogs. What about kung pet yes. mo? Ang pet mo na bakunahan na. Nakagat ka. Oo. Yeah. Kailangan mo pa bang okay, magpa-anti-rabies? Oo. Ang sa amin na naman is advice natin dyan is although vaccinated yung dogs nyo, i-observe natin for 14 days. Mm-hmm. Kaya lang, may mga dog bite victim kasi na hindi sila kampante doon sa explanation. That's kasi mahirap bad. Kasi tao. Mahirap na eh. Mahirap magkumpiyanta. Uh-huh. So, yan, nire-refer na namin yung hospital. Ngayon, pagdating doon sa hospital, description na yan ng doktor ko doon yung anong gagawin sa kanila. Mm-hmm. Pero yung sa amin naman is yung nga explanation natin. Kasi yung explanation is dapat observe the dog for 14 days. Yes. Pag buhay yung aso after 14 days, hindi sabihin walang rabies. Kaya yung ginagawa natin yan doon sa mga dog bite victim natin. Dagdag ko lang doon ha, before June. Kung na ako curious lang ako sa aso. Kasi when I was growing up, Doc, tatlo yung aming dogs. Pero every time na may makagat, pupunta sa bahay, eh, sinasabi lang man ng mother ko na huwag kayong mag-alala, vaccinated ang dogs namin. Wala nang bumabalik. Oo. So, ibig sabihin, nalampasan nila yun. So, I was yes, just... Oo, oo. Mayroon kasi nila kaintindi, mayroon din hindi po na regarding doon sa kasi yung ano nila is between life and death yung cases na yan pag rabies eh. So, takot na takot sila. Yes. Hmm. Ito, Doc, how much budget po ang ina-allocate ng gobyerno pag pinag-usapan po natin itong gantong kampanya? Yeah. So far, in 2016 natin, mayroon kaming 800,000 plus na budget allocated dito sa ating rabies campaign. In 2017, kasi mayroon kaming budget proposal na dinagdagan natin na dapat aabutin natin yung 70-80% na total dog population is bakunado in 2017. So, dinagdagan namin po yung budget na almost 1.3 million. 1.3 million. Plus, ito po yung may dagdag pa po yung ating national office na nag-augment sila ng vaccine dito sa atin. So, next year, by 2017, for at least 5 years na sunod-sunod, pabakunahan natin yung at least 70-80% ng total dog population in Vietnam. Mm-hmm. Pero ito, like, ba, a million peso na pondo ng sa kampanya na ito, yes. Tulad po ng lahat po ng programa ng gobyerno, hindi po ninyo pwedeng i-force talaga yung ano no, yung pet owners sa household na ito, ipila nyo talaga yung aso, turukan namin sa yan, o ayaw nyo o hindi, parang ganun. Kung titingnan natin, kasi meron pa yung tinatawag na city ordinance, yung responsible pet ownership. Tama. Sana dapat lahat ng aso mababakunahan. Mm. So far, itong ating ordinance kasi, hindi pa natin na fully implemented na kung saan nakalagay doon na every dog, dapat meron tayong hindi sinasabi na mandatory registration at the same time, mandatory talaga yung pagbabakuna sa kanilang aso every year. Ayan. Nabanggit po ninyo ang mandatory clause ng ordinansa na yan, no? So ito ang lumalabas dito, Doc, na ang ikakatagumpay din ng kampanya ninyo sa hangarin niyo to 70-80% ng dog population sa Gensan ay mabakunahan, eh doon din sa pagpapatupad ng ordinansa na yan, mm-hmm. sa ilalim ng executive branch ng ating local government unit. Mm-hmm. Pero may ginastusan ng LGU ang pagbalangkas niyan sa sanggunian panglungsod na ipasa yan, eh dapat ipatupad nang yes. sa gayon kung ano man ang kampanya ng tanggapan ni Dr. Emil, eh mayroon namang you know support sa ang LGU sa kanila na ito mayroon kaming ordinansa talaga na yung ikakatugumpay ng ating plano, di po ba Doc Emil?
Yeah, dapat sana ganito ang mangyayari. Oo, kasi yung ordinance natin 2009 pa yan. Based sa ating ano, kailangan talaga natin na dagdag tao, no? So far ngayon, ang tao natin dito sa opisina na nagkakandak yung mga rabies vaccination. At the same time, yung tao natin sa animal health and disease control kulang po. So kailangan natin magdagdag ng additional personnel para to implement that ordinance. Dapat. Saka ito ha, 1.something million na yan. Anong mangyayari dyan sa ibibiling vaccine na yan kung hindi naman din magamit? Yes, diba? Dapat talaga. Aray, timplahin mo gawing juice yan? Anong expiry? Diba sayang ang pondo ng gobyerno kung hindi maging matagumpay yung plano na yan, Dok? Actually, yung bakuna natin na pinuprocure every year, kaya nating i-dispense yan for the, at least 1 year. Kasi hindi naman tayo, hindi naman kami nagtatarget kasi nang hindi namin kaya. Okay. Yung pinatarget namin na ano, space lang doon kakayahan ng opisina na trabawin yung ano na yan. Again, ang point pa rin is, ang kung ano man ang programa po niya yung tanggapan ninyo, dapat talagang may support from, you know, yung ordinansa na yun para yung taong bayan aware siya na mayroong ordinansa na mandated siya na yung kanyang asong inaalagaan ay kailangan pabakunahan. Yes. Yes, opo. Dok, ito lang. Ang sabi mo ngayon or anong year nagmula yung 20% pa lang yung na-accomplish nyo? Dapat sa taon-taon, dapat pabakunahan mo yung 70%. Okay. So every year so far, yung datos? So far, based sa ating target, ano, kasi yun nga, yung problema before is yung pag-sailing natin. So hindi tayo makapagbili ng maraming bakuna kasi yung mga budget natin is hindi lang bakuna kasi binibili natin. Yung mga gamot doon sa mga sakit ng hayop, binibili din natin. So based doon sa budget, yan lang ang kaya natin binibili na bakuna. Doc, may nabanggit si Ma'am Belinda pala kanina. Meron palang yung parang 5-in-1 o combo? Yes, yes. Ano ba, kasama na bakuna, kasama na yung anti-rabies, ganun? Meron ganun, Doc, di ba? Meron po. Kaya nakikita lang namin kasi yung mga sakit, hindi naman siya, ano, hindi naman siya sinasabi natin. Kasi medyo mababa kasi yung immunity na yan, eh. Yung single dose natin na ginagamit na for anti-rabies. No, hindi siya pwede yung 5-in-1, 6-in-1. Kasi may mga cases kasi doon nag-advise pa rin yung sila na after 3 months kailangan i-follow up. So, not unlike sa ginagamit natin ng bakuna na 1 dose, pure anti-rabies. So, that is full for 1 year, then every year. So, ibig sabihin, Doc, parang mag-e-expire. So, every year, mamahal ka rin pala. Yes, Doc, tanong ko lang, kung na-inject, kasi last week na-inject yung dog ko, ibig sabihin, the same period, next year pa rin yung pag-inject? Yes, ma'am. Oo. Kung anong date yung binakunahan natin, the same date to next year. Okay. Ayan. Ayan. Doc Emel, again, kung meron kayong panawagan sa ating mga kabrigada ngayon, ito pong chance, Doc, para again, mahikayat natin ang mga pet owners natin na maging responsable naman sa kanilang mga inaalagang hayop. Sige. Okay, salamat. Ito lang, paulit-ulit natin sinasabi sa mga pet owners natin na yung pinasabi natin na magiging responsable po sa alagaan ng hayop o particular yung aso natin. Kasi ito naman, ang problema natin mostly in rabies is mahirap talaga natin ito control or eliminate itong rabies. Not unless na hindi tayo mag-cooperate dito sa kumpanya at at the same time, dapat lang pabakunahan talaga natin ang ating ato every year. Pwede silang pumunta dito sa aming opisina, Monday to Friday, at in the time, babantayin nila yung mga tao natin nag-iisip sa mga barangay. Pabakunahan nila ang kanilang aso kontra rabies. Free po yan. Okay. Maraming salamat, Doc. Bago po tayo mag-say goodbye. Thank you, Doc. Merry Christmas. Nice ko lang banggitin, okay, Doc. Merry Christmas to you, likewise. Yes. Nice ko lang banggitin na yung nag-inject po ng aso ko ay from the City Health. Wow. At day 4 ko, si Dr. Rex V. Calob. Good morning at Merry Christmas kay Dr. Calob. Alright, yeah. Doc. Thank you po. Ayan. Yung ba pagkanta ni ano pala ni, naalala ko tuloy sa pagkanta, Bob Dylan. Ano the man yun? Gave names to all the animals in the beginning. Hindi
ko alam yun. Low Train Coming ng album ni Bob Dylan. Pero again, tama yun. Yung pagiging responsable talaga ng mga pet owners. Mm-hmm. Yun na naman din talaga ang punto rito. Pero again, babalik pala ako sa usapin na yung pagpapatupad talaga ng batas. That's ayun, 2009 pa pala yan, meron na palang ganyan eh. Mm-hmm. Meron na pala eh. Ilang, anong taon na ngayon? Sayang naman kung hindi talaga ma-enforce yung ganyan mga ordinansa na pinagpawisan din naman, na pinagsunugan din ng kilay ng ating mga taga-SP. Correct. At saka dapat lang mga kabribada, mag-comply na kayo. Bakit kailangan ng palakpak? Malayo kasi. Anong malayo? Malayo, magdalhin yung aso, dalhin doon sa barangay o kaya mm-hmm. sa city vet. Malayo ba? Mainit pa. Mm-hmm. Iba't nag-alaga pa sila. Irresponsable nga eh. Kaya nga, bakit ganun na lang palagi kailangan manawagan ang media at gobyerno upang ang mga tao ay mag-comply? Pwede bang hindi na manawagan at mag-comply na lang tayo? Ayan. Pero pag magkakagat yung aso ninyo tapos kamot-kamot kayo. Magbabayad sila sa doon, sa victim. At kung magsilingan, manghulang magkwarta kay... ay, nako. Tapos kung iyan na... You know, prevention is better than excuse pala. Ayan po mga kabrigada, isang bahagi na naman ng pagtalakay sa mga isyong di dapat baliwalain. Mga balitang dapat bigyan ng diin. Iba na po ang may alam ng sagayon, karapatan natin di pwedeng apakan. Dahil dito, di pwede yan! Di pwede yan!